Magandang hapon sa inyong lahat. Umpisa na po tayo sa ating YouTube channel sa ating pagla-live dito sa nandito tayo ngayon sa probinsya ng Samar. Dito sa Uras Eastern Samar, Sitio Maykorok. Dito tayo napadpad sa ating mission para makita natin mga kaganapan dito sa lugar nito. At umpisa na natin sa pamamagitan ng mga ang ating programa ngayon ay para kay Lord. So sapagkat na medyo matagal na tayo hindi nakakapag programa, I welcome kayo lahat sa YouTube channel na to. Ang hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ay hiniling ko na subscribe David Placente Vlog. So salamat at umpisa na natin. Okay. Ang ating topic ay tungkol sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos o ang pastor hinirang ng Diyos para mamuno at magpalaganap ng salita ng Diyos at ipakita at mapag-isahin ang mga mananampalataya dito sa mundong ibabaw. Sapagkat itong mga pastor, teacher, evangelist ay hinirang ng Diyos yan para mamuno, para pag-isahin ang mananampalataya nga at upang lumakas ang body of Christ. So, umpisa na natin sa, at kasi, kaya ko sinikap na mabuksan ulit itong channel na to dahil sa kailangan natin ang bawat isa sa atin ay matuto. At ang bawat isa sa atin ay maligtas nga ang kaluluwa ng tao. Ito po yung mission. Ito po yung simula pa ng panahon ni Jesus Christ at panahon ng mga apostol ay ito na yung isinisigaw nila na ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi niya, "Go ye therefore, teaching them of all nations at baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. At I am with you always until the end of the world. Amen." So ang ito yung laging na sabi ni Jesus Christ, ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Gawing alagad at sabi na, ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng sutang ito. So di ba maganda, di ba? Hindi tayo pinababayaan kasi utusan nga natin tayo na ipalaganap ang kanyang salita sa lahat ng dako ng mundo ito. Kasi ang tayo ay hindi tayo na mananatili dito sa mundong ito. Hindi talaga ito ang bayan natin ay doon sa kaharian ng Diyos. So kumaga dumadaan lang tayo dito. Kaya lagi tayong handa sa anuman ang mangyayari sa buhay natin. Bukas makalawin natin alam na wala na pala tayo. Kinuha na pala tayo ni Lord, di ba? So, sabi nga sa mga ngaral, ay bago pumuti ang buhok mo, bago mabungi ang ipin mo, ay makipagkasundo na kayo, na tayo kay Lord. Sapagkat, ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at maglingkod. Sapagkat magsusulit tayo, sabi niya, magsusulit tayo sa niya pagdating ng araw. Ibig sabihin nito, yung kamatayan natin, isusulit natin, ano bang ginawa natin dito sa mundo? Sasabihin mo ba na, Panginoon, marami. At hindi na kailangan nga tanungin yan dahil alam na nila yan. Dahil high tech na rin lalo na sila roon. So, dito pa lang sa lupa na ito ay kailangan tayo magkipagkasundo, di ba? Kasi medyo nakakatakot nga ang kung wala ka sa Panginoon ay dapat kang matakot.
Diba? So, ang tinatanggap ni Lord bilang anak niya, yung hindi lang naglingkod, kundi tinanggap siya ng Lord and Savior sa buhay niya. Nagsisi at nagbalik loob sa kanya. So, may babasahin tayo. Ito'y babasahin natin sa Ephesians 4, verse 11. Sabi dito, basa agad. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So, yan. Ang pastor, ang evangelist, ang teachers, nasa Bible yan, hinirang ni Jesus Christ yan para yan ang magtuloy-tuloy mga aral sa salita ng Diyos kasi nawala na ngayon mga apostol. Dati ang hinirang niya, 12 na mga apostol, pero nawala na nga. So, ang magtutuloy dito para maging pagkakaisahin sana ang mga mananampalataya ay pastor o teacher o evangelist. Yung evangelist, makikita mo yan, yung parang civilian o iba, yung salita ng salita. Katulad namin, ang pastor naman, nag-aaral yan sa Bible school. So, pero pahintulot ng Diyos yan, kasi nandito kasi sa Bible na pinagkalooban sila na maging pastor at teacher. So, nasa Bible, ang layunin ng kaya hinirang ang pastor hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan na ni Kristo. Ibig sabihin, nagiging katulad ang isang tao kung laging naaralan yan, nagiging katulad ni Jesus Christ yan. Yung bang wala ka ng kasalanan sa iniisip mo. So, ang layunin talaga ng Diyos, pagkaisahin ng mananampalataya, wala na yung mga religion na yan dahil wala naman talaga binabanggit dito sa Bible na ano ang tamang religion. Ang kaya natin dito, relationship sa Panginoon. Yung makipagkasundo ka bago huli ang lahat na makikipagkasundo ka. Katulad ng mag-aaway, kung makikipagkasundo ka bago sugurin ang bahay mo, so hindi, walang magaganap na masama, di ba? So ganito rin, ganun din tayo. Ang totoong ebanghelyo ay makipagkasundo ka bago mawala na tayo ng time para sa ganun. Doon sa langit, hindi tatanggapin doon ang mga marurumi. Hindi tatanggapin doon ang mga makasalanan. So hindi totoo yung pagpatay ka na sa kakamagsisisi, paano ka pa magsisisi? At hindi totoo rin na pwede tayo ipanalangin sa ating mga kamag-anak para maligtas ang ating kaluluwa. Hindi totoo yun. Ang kailangan dito yung malinis. Ang tinatanggap sa langit yung malinis. Sapagkat mayroon doon dalawang libro na bubuklatin. Ang isa sa Book of Life, Bible. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. Wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. At wala nang iba. Ang mga apostol, kahit magbalintong ka pa dyan para humingi ng tulong sa mga apostol, hindi yan pwede. Doon lang tayo kay Jesus Christ sapagkat sabi na, I am the way. Ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Siyang buhay, siyang katotohanan.
I am the way, the truth, and the life. Okay. Siya ang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sa atin minsan ang nakagisna natin eh. Ang dami nating dinadaanan, ang daming way natin, ang daming hinihingi natin ng tulong. Ang turo ng ni Jesus Christ, siya lang hihingi ng tulong. So, diba? Siya lang hihingi natin ng tulong papunta sa Ama doon sa langit. So okay, madali namang ano eh, madali namang intindihin, 'di ba? So okay. 'Di ba? I like it. I okay. Love it. I want some more of it. So 'yan. 'Yan ang mensahe. Kailangan ng tao ay sabi nga sa 1 John 1:12 ay sabi niya, ang lahat ng tumanggap sa kanya at nanalig ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So ang pagiging anak natin ay hindi likas. Doon lang kung kailan ka lang tatanggap sa kanya at mananalig ng lubusan ay doon ka lang magiging anak. Sapagkat hindi naman talaga tayo anak eh. Kasi nagkasala ang lahat. At itong kasalanan na ito ay siya ang nagbayad. Kung bakit siya namatay sa cross, binayaran ang kasalanan mo kapatid. So nung bayaran niya, anong gagawin natin? So maniniwala na binayaran niya ang ating kasalanan. So hindi ka na kailangan pa magpasa ng cross, hindi ka na kailangan pa maglumuhod ka hanggang altar. Ang kailangan mo, lubos na maniwala at tanggapin mo ang kanyang mga salita at maglingkod sa kanya. At love your neighbor, love your enemy. Ang pinakalambiruan dito, love your enemy. Mahalin mo ang kaaway mo. Mahirap, mukhang mahirap to, di ba? Pero ito talaga yung buod ng Kristyanismo. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Love your neighbor as you love yourself. So, kung mamahalin mo ang kaaway mo o ang kapitbahay mo, ay minahal mo na rin ang Diyos. Kasi doon mo makikita ang Diyos sa kapitbahay mo o sa kapwa mo. Diba? Kasi hindi naman talaga natin nakikita ang Diyos eh. Pero ang kapitbahay natin, binibigyan ka. Ito yung bilang Kristyanismo, magkakapatid, ang pinagtitibay nitong relationships natin sa kapwa o sa kapitbahay, di ba? Kasi ito yung buod ng Kristyanismo, pagmamahalan, love your God, love your neighbor. Kasi kung hindi natin magagawa yan, useless yung pagiging Kristiyano natin. Wala religion na binabanggit dito si Jesus Christ kundi magmahalan, di ba? Okay? Tatapin ko na ito, itong kasi mahirap pagmahalan. Videos ay di na tayo nakaka-upload. So maraming salamat sa at hinihiling ko rin na lagi kayo manalangin kay Lord. Yun ang number one. Kasi kung hindi ka manalangin, ibig sabihin hindi mo siya kailangan. Pero kung mananalangin ka, ibig sabihin kaibigan mo siya. So ito yung iiwan ko sa inyo ng mga salita. Lagi tayo manalangin sa Kanya. Amin ay katumbas ng, katulad ng kaibigan mo, di ba? Gusto mo ang kaibigan mo, lagi kayong nag-uusap, di ba? So ito yung gusto ng Diyos, ng God the Father o ni Jesus Christ, yung lagi mo siyang kakausapin. Okay? So maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos na buhay at mula sa araw na ito, nawa ay lagi kayong tatawag sa Kanya at ano man ang iyong ginagawa ay i-commit natin kay Lord ang lahat ng bagay na ginagawa natin, okay? So, okay. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you all.